Magandang umaga po sa ating lahat. So narito po tayo sa aming tanim na talong. Ito ang Calixto F1 at Fortuner F1 na tigkakalahati. So ito po ngayon ay nasa 31 days na. O 31 days pa lang, pero makikita natin na napakarami na ng kanyang sanga. Malakas ang kanyang pagkalaki. Malalapad ang dahon at maganda ang kanyang kulay. Sa edad na 31 days, kung bibilangin natin ang mga sanga mula dito sa ibaba hanggang dito sa nag-split na Y branches, nasa pitong sanga po ito bago dumating dito. So dito sa iba, merong anim, meron din namang walo. So ganyan, pangkaraniwan po ang ganyan. Anim hanggang walong sanga bago sila sumapit dito. Okay, sa edad na 31 days, ito po yung pagka-transplant. So 31 days, mayroon na po siyang mga bulaklak. Mula dito sa ibabaw, ito yung mga una niyang bulaklak. Ito. At parang malalaglag na itong petal niya. Ayan, malaglag na. So inaasahan natin na pagkaraan ng 15 to 20 days ay makakaani na tayo ng bunga mula rito sa unang bulaklak. Yan, halos may bulaklak naman lahat. Sa edad na 31 days, kung ikukumpara namin sa pagtatanim namin noon dati, ay hindi siya dapat ganito kalaki. Pero nang magsimula kaming gumamit ng organic fertilizers, pangkaraniwan na pong gamit namin ay animal manure. Naglalagay kami rito ng carabao and cow manure, at ang karamihan ay ang chicken dung. At sa patuloy nga pong paglalagay namin, sa bawat pagtatanim namin ay naglalagay kami. Pwedeng sa simula sa land preparation nakasama, o pwedeng habang inaanihan ang aming gulay ay sinasabay namin ng paglalagay unti-unti. So pagkalipas ng ilang taon, lumakas po itong aming lupang tinatamnan. Gumanda ang kanyang kalidad, pati lahat ng itinatanim namin ay malulusog agad. Kaya unti-unti rin sa pag-adjust ng lupa, dahil gumanda siya, ay nakapag-adjust na rin kami kung kailan maglalagay ng chemical fertilizers na talaga namang hindi rin po maiiwasang ilagay. So dati kung maglagay kami ay 1 week to 10 days yun yung unang application pagka-transplant ng mga aming mga itinatanim. Pero nitong bandang huli, kung mag-apply kami, yung unang apply ng chemical fertilizer ay nasa 20 days to 1 month. Kamukha ngayon 31 days na ngayon. Ngayon pa lang kami maglalagay ng fertilizer. So sa paglalagay ng fertilizer, gumagamit kami ng stick. Ito, may tulis siya. Matulis. At siya naming ipinangbubutas dito sa plastic. Kaganyan lamang po. At ang distansya niya ay 20 cm mula dito sa puno. Ito yung puno. Hanggang dito 20 cm. Medyo malayo po sa puno kasi nakakalat na ang ugat. Kung ganitong stage na 1 month na, halos nakakalat na ang kanyang ugat hanggang dito na, baka lagpas na yung pinaka-root hair niya rito. So okay lang na dito ilagay ang fertilizer.
At dahil po sa ngayon ay 31 days na siya, so ang kailangan gamitin ay complete fertilizer. So ang gagamitin namin ngayon ay triple 16. At ang dami niya ay nasa mga 20 to 25 grams na ihuhulog dito sa butas na ginagawa namin. Kapag nagpatuloy siya paglago itong talong at mas dumami pa ang kanyang bulaklak o bunga na, ay mag-a-adjust kami ng fertilizer, siguro yung mas mataas naman ang potassium. So kailan po ang susunod na apply ng fertilizer? Sa ngayon po 31 days first application. Siguro sa mga susunod naming apply after 20 days. O kapag mas maraming bunga at bulaklak, every 2 weeks. Kanyan po ang kadalasan naming pag-apply ng fertilizer. So para po sa mga nagtatanong kung bakit may plastic mulch, at ito po yung mga dahilan. At maging kami, kapag itinanim namin ang talong sa panahon ng tagulan ay gumagamit agad kami ng plastic mulch. So ito po yung unang dahilan, ay para huwag tubuan ng damo itong mga paligid na to. So kapag wala tayong plastic mulch, ganito ang mangyayari. Ito po ay napakalaguna na pinutol na namin ng grass cutter, pero kung hindi namin ito na grass cutter, napakalaguna ng damo, baka halos pantay na nitong talong. So imagine kung punong-puno ito ng damo yung paligid ng puno ng talong, ay di maantala ang paglaki nitong talong, kasi maagawan ng nutrients, aagawin ng damo yung dapat na nutrients na mapupunta sa talong. Ikalawa, kapag may plastic mulch, nananatiling buhaghag ang lupa sa ilalim. Yan. Nakikita natin kanyang lupa, yan, nabuhaghag siya. Kaya yung ugat ng talong ay maluwag na nakakausad dito sa ilalim, dahil maluwag ang lupa. So pagkalipas ng ilang araw, makikita natin marami ng ugat, punong-puno na ng ugat ng talong nandito. So marami silang makakain na nutrients, kaya malakas ang magiging paglaki at pagganda ng talong. So ang isa pang dahilan kaya may plastic mulch, para huwag magkaroon ng soil erosion. So ito, itong lupa na to, yan. Kapag yan ay walang plastic mulch at umulan, tatangayin to rito. So uusad ng uusad hanggang sa lumipis yung lupa rito. So kung may plastic mulch, nakokontrol ang pagguho ng lupa, kaya nananatiling matibay yung kanyang kama. Yan, hindi uusad yung lupa dito sa kama, kaya mananatili siyang nakaumbok. So maluwag yung kanyang lupa at hindi tatangayin ng ulan. Yan po ang dahilan kaya may plastic mulch. At isa pa, ito ay mahusay na pangontrol sa insekto. Yan, natatakot po ang insekto, lalo na pagka matindi ang init ng araw, dahil ito ay rumireflex. So yung mga insekto rito, umiinit itong plastic, kaya ang insekto ay lumalayo. Samantalang kung ito ay walang plastic mulch at punong-puno ng damo, nandyan, dyan na magtatago yung insekto, at madali, mabilis silang dumami
dahil magiging malamig dito sa ilalim dahil sa dami ng damo. So nagpapasalamat po ako again sa inyong lahat, at sana nakapuli kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa paglalagay ng fertilizer sa talong na naka-plastic mulch. At dahil lumalaki na itong ating talong, at syempre tagulan ngayon, maraming bagyong darating, kaya siguro sa susunod na video ay ang gagawin namin ay kung paano ipakita sa inyo na gawing matatag itong puno ng talong.